So, nandito po tayo ngayon dahil meron po akong ipapakita po sa inyo. Ito po yung 12 volts compressor. I-demo ko sa inyo kung paano niya hahanginan. Ito pong fully flat na nagulong ng aking sasakyan. Ayan. So, yan po yung tire compressor po natin. So, papakita ko po sa inyo kung paano po ito gumana at saka kung gaano po ito kabilis magpahangin ng fully flat na gulong. Fully flat po yung gulong ko na yan. Kung makikita ninyo. So, flat na flat po talaga. So, bago muna po natin na pahanginan yung gulong, pakita ko muna po sa inyo kung ano yung laman po nitong tire compressor po na to. Ito po yon. So, ang laman po nito ay ayan, pag binuksan po ninyo, yan. Tapos, naka-plastic pa siya. Yan. So, wala nang laman. Yun lang. Dito na lang sa plastic. Okay. Meron po kayong makikitang manual. So, ito po yun. Nag-iisa. Ayan. Meron din po itong makikita kayo rito na libreng mga parang tanga pins. Ito po. Ayan, ito. So, tatlong pin po yan. Meron po ditong, ayan. So, may pin po para sa siguro sa mga balloons. Ayan. Tapos, meron po dito nag-iisang fuse. Ayan. Fuse. Ito. Fuse. Tapos ito yung mga pito. Tapos pito ng ito nga, pakita ko na nga po sa inyo. Ito, pito po ng bola. Ayan. Ito. Ayan. So yan, may fuse pa po rito. Para in case na halimbawa pumutok yung fuse nung gadget po ninyo na to. So ito. Ito yung fuse. Ayan po yung makikita nyo po sa loob ng box ng tire compressor po natin na 12 volts. So ito po yung laman. Ayan na siya. Ito po yung itsura niya. Ayan. Tapos nasa likod po yung parang pinaka pin or pinaka nozzle. Ito. Ayan. So ito po yung lalagay nyo po doon sa pito ng sasakyan po ninyo ng gulong. Pwedeng mapamotor yan. So kayang-kaya po niyang hanginan po yan. Tapos nandirito naman po yung pinaka socket para mapa-under po ninyo. So yung power cord po nito ay 300 centimeters. Mahaba po ito para maikutan nyo po yung sasakyan po ninyo. Lahat ng gulong, yung apat na gulong po ninyo, maiikutan po ninyo para mabombahan po or mahanginan. So yan po yung wire. So mahaba. In case na halimbawa may emergency kayo, na-flatan po kayo, ayan, o kaya lumalambot yung gulong ninyo, hindi nyo na kailangan pang pumunta sa mga gasoline station. Iniiwasan po natin yung contact sa ibang tao. So, kailangan po natin ng social distancing. Hindi na po natin kailangan pumunta sa mga gasoline station para magpabomba o kaya po sa mga vulcanizing shop. Pag meron na po kayo nito, so syempre, isang safety na po ito. On your own, pwede nyo na pong bombahan yung sarili nyo sasakyan. So ito po, isinasaksak po ito sa 12 volts socket po sa sasakyan ninyo, yung car charger port natin. So pakita ko po sa inyo kung paano. So ito po ay isasaksak nyo po dito sa inyong car charging port. So ako kasi meron akong parang mga charging port dito na binili. Okay? So ito po yung original po na car charging port ko. Ito po. So parang ginawan ko lang po ng extension para meron po akong mga saksakan po ng mga gadget ko rito. So ito po yung 12 volts compressor ko dito. Yan. So para mapa-under ko, hindi naman po necessary na i-start nyo po yung makina, kundi buksan nyo na lang po, parang i-on nyo na lang para magkaroon lang ng power, no? Hindi na necessary na buksan nyo po yung makina kung nasa bahay lang po kayo bago kayo umalis. Pero kung along the way, syempre ma-under yung makina po ninyo, so okay lang kahit huwag nyo na pong patayin yung makina. Basta ang maganda lang masupplyan po ng 12 volts po ito. Meron na po siyang display po dito. It's digital. Okay. Ito po ay para sa itong button po na to para ma-reset. Then ito naman po yung plus minus para ma-set nyo po yung PSI po ninyo. So ngayon i-set ko po yung PSI. So yan. So, ang PSI po natin ay 35 PSI. So, isi-set po natin ng 35 PSI. So, ayan. So, naka 35 PSI na po. Kikita ba sa camera? So, kapag in-open po ninyo guys, ito po automatic po yan. Umiilaw po ito. Ayan. So, maganda to pagkagabi.
kailangan nyo po yan pagka halimbawa na na-tiyempohan po kayo na nasa madilim na lugar. So ayan, may ilaw na po kayo dito. Ayan. So yan po yung itsura niyan. So ganyan po yung galaki. Ang kagandahan po nito kapag na-reach na po niya yung PSI ng gulong po ninyo at yun nga, nasa tamang PSI na, ihinto po ng pusa itong compressor. So para matipid po sa energy. Titingnan po natin kung gaano po kabilis mabombahan or malagyan po ng hangin yung gulong natin kapag flat na flat. So ayan, nalagay na po natin. So ito po yung parang switch para ma-turn on natin. Ayan. We'll be right back.
Tumigil na po ng kusa yung ating 12 volts compressor dahil naris na po niya yung PSI ng ating gulong. So, kung mapapansin po ninyo, nakailaw pa rin po siya. Ayan. So, ayan. Tingnan natin kung ano PSI siya. So, 35 PSI. Hindi ko lang sure kung nakikita po dyan, pero ayan. 35 PSI. So, ayan. Kung manaris na po niya, ay yun. Kukusa na po siyang huminto. Para po dito na sobrang compact, sobrang liit, ay kaya po niyang bombahan ng mabilis ito pong ating gulong na talagang totally flat po talaga. So ayan po, kung nagustuhan po ninyo itong produkto po na to, ilalagay ko po sa description box sa baba yung link para maka-order po kayo nitong produkto po na to. So ayan, kung meron po kayong tanong, feel free na mag-comment po dyan sa baba.